بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد alam natin na yung mga lihim na kasalanan dahilan upang maligaw o malihis ang isang tao. Yung mga lihim na kasalanan. Paano yung mga lihim na kasalanan? Ito yung kapag nasa madla ka, nasa public ka, mashallah, kita yung tingin nila sa'yo, mabuti, religyoso, yun yung tingin nila sa'yo. Gumagawa ka ng kabutihan. Pero kapag ikaw ay nasa malayo sa paningin ng mga tao, diyan lumalabas yung pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung paggawa ng kasalanan. Yan yung dahilan, mga kapatid, kung bakit naliligaw o nalilis ang isang tao. May isang sheikh, muhadir siya, pero hindi siya alim. Hindi siya umabot sa pagiging alim o maalam sa Islam. Kumbaga, lecturer siya, taga Saudi Arabia. Mahaba yung balbas niya. Saudi siya, mahaba yung balbas. Tapos, nagbabawal siya, nagtutuwid siya ng mga ligaw, nagutos ng mabuti. Kumbaga, kilala siyang lecturer sa Saudi Arabia. At kalaunan, bigla na lang nalihis ng landas. Pero Muslim pa rin siya. Kaya lang, hindi na siya nagdadawa, hindi na siya nagtuturo, wala na siya mga lecture. Tapos yung pakikinig din ng music, hayag na. Tapos yung balbas niya, ahit na. In-interview siya ngayon. In-interview siya. Nasa YouTube. Proud pa siya. Sabi niya, ano yung dahilan kung bakit parang bumaliktad ka? Dati nagutos ka ng mabuti, nagbawal ka ng masama. Ano yung nagbago sa'yo? Sabi niya, pag ganyan sagot niya, sabi niya, wala naman nagbago sa akin. Sabi niya, paano nagbago sa'yo? Dati nagutos ka ng mabuti, nagbawal ka ng masama. Di ba? Tapos ngayon, wala ka ng balbas. Ngayon, nakikinig ka pa ng music. Dati, puro Quran. Ngayon, ganyan na. Sa social media, sikat siya sa TikTok, Snapchat. Hanggang ngayon, ginagawa niya pa rin. Ang sabi niya, wala naman nagbago sa akin. Kung ano yung ginagawa ko dati, siya rin yung ginagawa ko. Tingnan niyo yung sagot niya. Wala nagbago sa kanya, pero pinaliwanag niya. Sabi niya, yung nakikita ng mga tao na nagutos ako ng mabuti, nagbabawal ng masama, ginagawa ko yun, oo. Pero meron silang mga bagay na hindi ko ginagawa. Meron silang alam na hindi ko alam. Meron silang hindi alam na alam ko. Meron silang hindi alam na ginagawa ko. Ito yung dhunubul khalawat. Na ngayon, hayag ko na ginagawa. Yung pakikinig ng music, panonood ng haram, yung mga lihim na kasalanan sa makatawid, yun yung dahilan kung bakit siya nalihis ng landas. Kaya mga kapatid, hilingin natin palagi kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay patibayin ni Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa huling hininga ng buhay natin. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bilang Quran, yastaghfuna minan nas, wala yastaghfuna min Allah, wa huwa ma'ahum idh yubayyitun. Ma la yarda min al-qawl wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Ayon sa pinakamalapit na kahulugan, yastaghfuna minan nas, kapag meron silang ginagawang kasamaan o pagsuway, kasalanan, sila ay nagtatago sa mga tao. Nahihiya sila sa mga tao. Ngunit hindi naman sila nahihiya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo yun mga kapatid, maraming ganyan. Yung itinatago yung mga kasalanan sa tao, ngunit kay Allah, hindi naman nila ito may tatago. At mayroong hadith na nakakatakot mga kapatid. Hadith na nakakatakot na tayo ay binalaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa mga lihim na kasalanan. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung hadith na ito mga kapatid, ito yung hadith ni Thauban radhiyallahu anhu. Hadith ni Thauban na ang tinutukoy rito, ito yung pagkalihis ng isang tao. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, kinausap niya yung mga sahaba. Ang kausap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga sahaba, ito ay patungkol saan? Sa mga lihim na kasalanan. Kanyang sinabi, babalitaan ko ang aking mga umma. Sabi niya, meron silang mga bundok na kabutihan, mga malilinis na gawain, madami. Tapos ito ay mawawalang sa isa sa kanila. Sila ay paparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang tingin ng mga tao sa kanila, sila ay mabuti, pero bakit sila itatapon sa impyerno apoy? Sila ay gumagawa mga kapatid ng lihim na
kasalanan. So nakakatakot mga kapatid yung lim na kasalanan. Halimbawa niyan, ito pa sa aking sarili at sa inyo, nandito tayo nag-aaral, tawfik ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin to, tawfik na sa atin. Pero kapag di natin kasama si brother, hindi natin kasama si ustad, malayo tayo sa paningin ng mga tao, particular itong cellphone, mga kapatid, yung cellphone, malaking syaitan ito. Malaking syaitan ang cellphone na ito. Dahilan upang maligaw, malihis ang isang tao. Hindi nagsasalita, pero binabaliw niya ang tao. Nililigaw niya ang tao. Hinahatak niya yung tao sa paggawa ng kasalanan. Patungo sa impyerno ng apoy, hindi nagsasalita. Bakit? Yung pakikinig ng haram, pananood ng haram, yung pakipag-usap kung kani-kanino na haram, subhanallah. Nakakatakot mga kapatid. At inshallah subhanahu wa ta'ala, kung nalaman natin na yung mga kasamaan na lihim, ito ay dahilan upang tayo ay maligaw, yung pag-uusapan naman natin ngayon, inshallah subhanahu wa ta'ala, ito ay yung mga lihim na kabutihan. Lihim na kabutihan. Sapagkat yung lihim na kabutihan, mga kapatid, kung tayo ay, kung ang mga lihim na kasalanan, dahilan upang maligaw ang tao, yung lihim naman na kabutihan, dahilan upang maging matibay, matatag, ang isang Muslim. Okay? Bago yan, bagitin natin yung hadith ni Tauban radiyallahu anhu, yung ating nabasa kanina, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, la alaman aqwaman min ummati. Sabi niya, ituturo ko, ibabalita ko sa mga ang mga tao na sila ay aking umma, kasama sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yatuna yawmal qiyama, sa kabilang buhay, mayroon silang daladalang mga kabutihan na silaki ng bundok. Fayaj'al Allahu azza wa jal habaan mantura. Tapos gagawin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala parang alikabok. Isang kisip mata, wala na kagad. Naglalaho na. Yung sinlaki ng bundok na kabutihan, na pagsambay. Yung sala, qiyamul layl, yung tahajjud, yung pag-ayuno, yung salapin na ginastos, mawalan sa isa yan. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol dito, walang sa isa yung mga kabutihan na ginawa ng isang tao. Ngayon yung mga sahaba, radhiallahu anhum, nagulat sila. Subhanallah, nagpakapagod sa pag-asala ng tahajjud, pag-aayuno, sala, pero walang saysay. Ang sabi nila, ya Rasulullah, sino sila? Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sabi ni Tauban, ya Rasulullah, sif humlana, sabihin mo sa amin kung sino sila, sapagkat ayaw namin maging tulad nila. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Sila inyong mga kapatid. Ibig sabihin mga Muslim sila. Kapatid natin. Kapatid natin sila. Mula sila sa ibang tribo, mula sa ibang lahi, pero kapatid natin sila. Ngunit ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ya'khuduna min al-layl kama ta'khudun. Sila ay nagsasalang tahajjud. Katulad ng ginagawa ninyo, ng pagtatahajjud ninyo. Walakinnahum aqwamun idha khalaw bi maharimillah intahakuha. Ngunit kapag sila ay malayo sa paningin ng tao, landas. Bigla-biglang nalilihis ng landas. Ano yung dahilan? Dahil sa mga fitna. Fitna to syuhra. Yung pagiging popular, fitna tulmal, fitna ng salapi, fitna ng kayamanan, fitna ng babae, iba't ibang uri ng tukso sa panahon natin ngayon. Kaya nga, bigla-bigla na lamang malilihis ang isang tao na meron tayo kilalang mabuti siya, pero bigla na lamang nalilihis. Kaya mahalaga yung pag-usapan natin ngayon mga kapatid upang tayo ay maging matibay. Ito ay payo sa aking sarili at sa inyo. Una, upang maging matibay ka, matatag ka sa iyong pananampalataya, dapat mong makilala si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan, sa kanyang mga katangian. Lahat tayo, kilala natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ang ating Panginoon. Allah ang lumikha sa iyo. Si Allah ang lumikha ng lahat ng nilalang, ang tagapagbigay biyaya. Alam mo na Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ang tanong, nauunawaan ba natin ng husto ang mga pangalan niya? Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaymin. Lahat ng pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kilala ba natin? Dapat natin itong maunawaan at maintindihan. Nang sa ganun mga kapatid, tayo ay maging matibay sa ating pananampalataya. Ngayon, kapag makilala mo si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan, ano yung gagawin mo? Nagsusunod na hakbang, isambahin mo siya sa kanyang mga pangalan.
May mga tao kapag nagdudua, Allah lang sinasabi, Allah, Ya Allah. Tama yun, mabuti yun. Ngunit, tandaan mo na may mga katangian at pangalan si Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Ipanalangin mo siya. Manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan. Tay, pangalawang dahilan, mga kapatid, upang tayo ay maging matibay sa ating pananampalataya, ito na yung ibadat sarair, yung mga pagsamba na lihim. Ano yung mga pagsamba na lihim, mga kapatid? Halimbawa, pagbasa ng Quran. Nagbabasa ka ng Quran kapag nag-iisa ka. Nagsasala ka ng tahajud kapag nag-iisa ka. Gumagawa ka ng kabutin kapag nag-iisa ka. Yung wala nakakita sa iyo. Sapagkat, mga kapatid, yung mga pagsamba na walang nakakaalam kung di si Allah subhanahu wa ta'ala, dahilan yan upang ikaw ay maging matibay. Tandaan na ikaw ay mukhlis. Ngayon, timbangin mo ang sarili mo. Litisin mo ang sarili mo. Ikaw, Muslim, humusga sa sarili mo. Pagdating sa mga gawain, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung munafik ba o hindi. Kung Muslim ba o hindi. Papaano? Timbangin mo yung sarili mo. Yung ginagawa mong pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala nang wala nakakakita sa'yo, siya rin ba yung paraan ng pagsamba na ginagawa mo kapag nandyan yung mga tao? Kasi may mga tao hindi nagpapantay yung kanilang gawa eh. Kapag sa nandun sila sa maraming tao, mashallah, akala mukhlis, mataimtim, yung damit niya maganda, yung balbas, yung kasuotan niya, kapagbigay, pero kapag malayo sa paningin ng tao, nagbabago siya. Doon, mga kapatid, nagkakaroon ng problema ang isang tao. Ang sabi ni Zubair radiyallahu anhu, kanyang sinabi, yakulo Zubair ibn al-Awwam, sabi niya, man istata'a minkum an takuna lahu khabi'a min amali salih falyak'al. Sino man anya ang may kakayanang sa inyong gumawa ng lihim na kabutihan, gawin niya ito. Sino man sa inyo may kakayanang gumawa ng lihim na kabutihan, gawin niya ito. Kaya mga kapatid, kung meron kang hayag na gawain na ginagawa mo sa madla, mga kabutihan, gawin mo rin kapag ikaw ay nag-iisa. Partikular bago ang fajar. Yung qiyamul layl, mga kapatid. Yung qiyamul layl na walang ibang nakakita sa iyo kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pag-aayuno. Walang ibang nakakita sa iyo kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Paramin yung sunnah. Magmadali tayo, mga kapatid, sa paggawa ng kabutihan. Badiru bil a'mali fitanan. Magmadali sa paggawa ng kabutihan. Magmadali tayo sapagkat ang hadith na ito, sabi niya, badiru bil a'mali fitanan, kakita'i laylil muslim, katulad ng isang madilim na gabi. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Sa umaga, makikita mo ang isang tao muslim, mu'min, pero sa gabi, kafir na siya. Dahil sa tindi ng fitna, nakakatakot. Mu'min, mashallah, magsasala siya, tahajjud, fajar, iiyak siya, pero sa gabi, gumagawa ng haram. Lumalabas sa pananampalatayang Islam. Yan yung nakakatakot. At hayag ito, mga kapatid, na nangyayari. Marami ito. Lantaran ito sa panahon natin ngayon. Ang iba pa, nag-iimam. Ang iba pa, nag-uutos ng mabuti, nagbabawal ng masama. Kung sila mahina, mga kapatid, paano pa kaya tayo na mga normal na tao? Alam nyo, mga kapatid, ang pagkakaiba ng salaf sa atin. Ang pagkakaiba natin at sa mga salaf patungkol sa paggawa ng mga ibada ay malayo. Bain al-mashriq wal maghrib. Ang pagitan natin at pagitan ng mga salaf patungkol sa sala. Ang sala sa kanila, mga kapatid, kapag malate lamang ng takbiratul ihram ang isang tao, hindi nila maabutan yung takbiratul ihram at malaman ng kasama nila, yata'azawn. Ibig sabihin, yung ta'azi, ito yung pakikiramay. Parang malaking kasalanan sa kanila. Nakikiramay sila. Parang nawalan ka ng mahal sa buhay. Kapag nalate lamang ng Allahu Akbar, hindi nila maabutan yan. Ang iba sa atin, late ng isang raka'a, dalawang raka'a. Ang iba pupunta ng masjid kapag ikama na. Ang iba naman wala na sa oras. Ito yung pagkakaiba natin sa mga salaf. At ang mga salaf, mga kapatid, ang mga salafus salih, yuhibbuna al-khumul. Gustong-gusto nila yung khumul na tinatawag. Ang tinitukoy rito, ito yung hindi sila kilala. Alam niyo po yun? Hindi sila kilala. May mga tao ngayon, gustong-gusto yung syuhra, yung maging sikat, maging popular. Wallahi, gustong-gusto nila yung mga tao. Yung mga salafus salih, ayaw na ayaw nila. Ayaw na ayaw nila. Si Imam Ahmad, rahimahullah. Imam Ahmad, rahimahullah, ayaw niyang makilala siya. Pero dahil sa kanyang kaalaman, nakilala siya. At hindi lamang siya kilala, bagkus kinikilala rin ang kanyang madhab. Siya yung ika-apat na madhab.
At nakilala si Imam Ahmad rahimahullah nung siya'y naging matibay. Lahat ng ulama sa panahon noon, sa Egypt, yung mga tao roon, yung mga ulama, kapag hindi ka maniwala na ang Quran ay nilikha ni Allah, ang Quran nilikha ni Allah, paparusahan ka, ikukulong ka. Ngayon si Imam Ahmad rahimahullah, naging thabit siya. Ang paniniwala ni Imam Ahmad, ang Quran, salita ni Allah. Quran, binabasa, salita ni Allah, hindi yan nilika. So nilatigo siya. Tinan si Imam Ahmad, nilatigo siya. Dalawang beses siya nilatigo. Tapos yun, magbalik loob ka o Ahmad. Sabi sa kanya ng mga otoridad, magbalik loob ka. Sabi, bawiin mo yung sinabi mo, sabihin mo na yung Quran ay nilika ni Allah, hindi salita. Dahil tayong Ahlus Sunnah wal Jama'ah, naniniwala na yung Quran ay salita ng Diyos. Di ba? Salita ni Allah. Yung mga Kristiyano nga, yung mga naunang kasalitan, ano yung paniniwala nila dyan? Salita ng Diyos. Di ba? Salita ng Diyos. Yung Zabur, yung Torah, yung Ebanghelyo ni Kristo. So tayo mga Muslim, ganun din. Ang Quran ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nilatig uli siya. Tapos, subhanallah, naging matibay siya at nakilala si Imam Ahmad sa kanyang panahon. Samantalang ayaw niya makilala siya. Marami siyang libro na tinago. Ganon din si Imam Bukhari, rahimahullah. Napakarami. Ayaw nila makilala, pero dahil sa kanilang kaalaman, nakilala sila. Tapos dumating yung naglatigo kay Imam Ahmad, pinunta niya yung kanyang anak. Sabi niya, sabihin sa papa mo na ako kay Imam Ahmad na humingi ako ng tawad sa ginawa ko. Inilatigo siya. Tapos sabi ni, pinabot niya ni Abdullah, pangalan Abdullah sa kanyang tatay si Imam Ahmad, sabi niya, o aking ama, si Fulan, yung naglatigo sa'yo, humihingi ng tawad sa kanyang ginawa. Sabi ng Imam Ahmad, sabi mo sa kanya, pinapatawad ko na siya. Magtaka yung kanyang anak. Sabi niya, papatawarin mo siya sa muntahan nilatigo ka niya. Sabi ni Imam Ahmad, rahimahullah, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, faman afa wa aslaha fa ajru ala Allah. Sino man yung magpatawad? Magpatawad siya. Tapos yung pinatawad niya, naging mabuti naman, nagtawba, ang gantimpala niya ay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan niyo mga kapatid, marami, may mga gawain dito sa mundo na hindi nabanggit yung reward. Okay? Hindi nabanggit yung reward. Ang sala, nabanggit yung reward ng sala. Di ba? Maraming gawain na nabanggit. Doble, dinodoble ni Allah ang reward ng isang tao kapag gumagawa yung kabutihan sa Ramadan. Ngayon, may mga gawain na tanging si Allah lamang nakakaalam at gagantimpala ang kanyang sa kabilang buhay. Una narito, yung saum, pag-aayuno. Pangalawa, yung sabar. Yung sabar, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas-sabirun ajruhum bighayri hisab. Ang gantimpala ng mga taong nagtitimpi, nagtitiis, ang kanilang reward ay kay Allah subhanahu wa ta'ala, walang katumbas. Hindi kayang tubasan ang reward ng tao nag-aayuno. Kaya magsabar tayo mga kapatid, ha? Sabar lang tayo, tiis palagi. Inshallah subhanahu wa ta'ala. At yung pagpapatawad sa mga tao. Kaya ba yun na saktan ka tapos papatawarin mo siya? Diba? Mabigat yun. Nandiyan yung kibir kasi sa atin eh. Nandito yung kibir. Ngayon mga kapatid, babalikan natin yung pinatawad siya ni Imam Ahmad. Si Imam Ahmad tungkol sa kwento niya. Yung mga salafus salih, sila ay gumagawa ng mga lihim na kabutihan at ayaw nilang makilala. Ito yung panahon na kailangan, popular ka. Particular, may Facebook, may TikTok, may Instagram. Kailangan maging sikat ka. Pero sila, subhanallah, tinatago nilang kanilang kaalaman. Ayaw nila maging popular, ayaw maging tanyag sa lahat ng bagay. Ngayon, gusto maging sikat. Sa kayamanan, sa pamilya, subhanallah. Tignan mo ha, isa sa mga kwento. Si Umar ibn al-Khattab, nung siya ay khalifa sa kanyang panahon, natutulog siya sa dayami, sa ilalim ng puno ng dates. Kung magpapasa tayo at magpapalawak sa history, mas madaling natin maunawaan yung kwento ko na ito. Si Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, siya yung pinuno ng mga Muslim sa buong mundo. Sa Madina, sa Makkah, sa Najd dito, sa Sham, sa Iraq, sa Egypt, kinikilala siya, Muslim sa buong mundo. Hindi lamang siya kinikilala ng amir ng mga mu'minin, pati ang mga Persian at mga Rome, kinikilala siyang pinuno ng mga Muslim. Ngayon, may isang, kung di ako nagkakamali, taga-Rome to, pumunta kay Umar ibn al-Khattab para makipag-usap, sa negotiate. Kasi ganyan yung mga daulan noong araw eh.
Hanggang ngayon naman eh. Hanggang ngayon, di ba? Yung mga daulan, yung mga bansa, nag-uusap-usap sila kung ano yung kaayusan. Yung isang bata rito, sabi niya, saan dito si ano? Si Umar Dulkatab. Meron siyang mensahe na gusto niya ipadala. Sabi niya, tinuko siya, ayun si Umar Dulkatab, nakaiga dun sa Dayami, sa baba ng, ano, ng puno ng dates, nagpapahinga, natulog. Sabi niya, si Umar Dulkatab yan, siya yung Amirul Muminin. Sabi niya, oo. Nagtaka siya. Bakit? Ba't siya nagtaka? Sapagkat yung mga pinuno, yung pinuno ng mga Persia, yung pinuno ng mga Ro, hindi pala siya bro. May mga kawal na nagbabantay. May mga bodyguard kung tawagin, di ba? Subhanallah. Siya wala, nag-iisa lamang siya. Ibig sabihin, gusto siya ng mga tao. Kaya nga nakilala doon, yung kataga, yung saliwikain ng tao na ito, Hakam Taya Umar. Kumbaga, nagbigay ka ng batas nang ikaw ay adil. Ibig sabihin ng adil, makatarungan. No? Naging makatarungan ka sa mga tao. Dahil sa naging makatarungan ka, naging ligtas ka sa kapahamakan. Kasi kung yung tao, kung yung pinuno, hindi makatarungan, ano mangyayari sa mga tao? May mga revolusyon na mangyayari, di ba? Himagsikan yung mangyayari niyan. Magpupulong-pulong sila, paano patalsikin yung pinuno nila? Paano patayin? Pero si Umar ibn al-Khattab, subhanallah, walang kawal, walang malaking palasyo. Samantalang hawak niya yung Sham. Hawak niya yung Sham, ito yung Jordan, ito yung Palestine, ito yung Syria, pati yung Iraq, lahat yan nakikinig sa kanya. Hindi basta-basta, mga Muslim. Isang salita niya lamang, magkakaisang lahat ng Muslim. Pero bakit wala siyang bodyguard na kapalibot sa kanya? Wala mga kawal, wala mga sundalo. Dahil sa kanyang pagiging makatarungan, sa kanyang pagiging matuwid. So ganito mga kapatid, yung mga salafus salih, rahimahullah. Masipag sila sa paggawa ng mga kabutihan. Ayaw nila maging tanyag, maging popular, mga kapatid. Pero tayo ngayon, kailangan, ako, ganito yung tribo ko. Si Umar Abdul Khattab, subhanallah, pinuno siya ng mga Muslim sa buong mundo, pero normal lamang siya. Eh ngayon, may mga kapatid tayo na ano lamang ha, huwag sana magalit yung iba. Kapag taga Mindanao ka, kilalang pamilya, kilalang tribo, proud siya. Ha? Ngayon nga daw, chairman pa lang daw, siga na. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balikan natin. Tribo ng Quraysh, nagmalaki ba siya? At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya yung sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, pinatawad ni Allah ang mga nauna mong kasalanan at yung mga darating pa. Pero nagsasala ka ng tahajjud." Kumbaga, ginagawa mo yan? Hanggat yung paa niya nagkakaroon ng tawag dito? Yung nagbitak-bitak na yung paa ni Propeta Muhammad SAW dahil magdamag siya nakatayo sa pagkasalan ng tahajjud. Gabi-gabi. Pinatawad ni Allah yung mga nagdaang kasalanan at mga darating. Pero ginagawa mo yan? Ang sabi ni Propeta Muhammad SAW, "Afala ako na abdan syakura? Hindi ba ako magiging isang lingkod na mapagpasalamat? Lingkod na marunong magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala." So tayo mga kapatid, kung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapagkumbaba, gumagawa ng mga ganitong gawain, dapat magsikap rin tayo, yung mga lihim. Hindi lamang yung ginagawa natin yung hayag, hindi. Magbaon tayo ng mga lihim mga kapatid. Magbasa ng Quran na wala nakakaalam sa atin, wala nakakita. Ang mga salafus salih mga kapatid, may mga pagsamba sila kahit asawa nila hindi alam. Allahu Akbar. Sino yung pinakamalapit sa buhay mo? Asawa mo, nanay mo, tatay mo. Diba? May mga sheikh. Yung mga salaf, ganyan. Hindi alam yung kanilang mga gawain. Hanggang ngayon, may mga nababalita sa Saudi, subhanallah, na hindi alam ng asawa, hindi alam ng anak. Every 3 days, every 4 days, para nakakatam yung Quran. Dahil sa papel, na yung mga sheikh, yung iba sa kanila, may papel dito nakalagay. Nililista yung ginagawa. Oh, ganitong araw, alhamdulillah, nakapagtakbir ako, nakapagtasbih, nakapagtahmid. Oh, maraming ganyan. Nililista yung gawa niya. Tapos ilang beses ko nabasa yung Quran, ilang page nabasa ko. Di ba? Tapos kalaunan, pag yung namatay na sila, doon nalalaman yung mga kabutihan nila. Subhanallah. Mga kapatid, ito yung payo sa akin sa sarili at sa inyo. Magparami tayo ng mga lihim na kabutihan. Inshallah, subhanallah ta'ala. Dahil yung lihim ng kabutihan, dahilan upang tayo ay maging matibay, matatag sa ating pananampalataya. At kabaliktaran, ang mga lihim na kasalanan naman,
yung mga lihim na kasalanan dahilan upang malihis ang isang tao. Kaya matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ibada, alam natin, ang ibada, ito ay may tatlong haligi. Una, yung al-mahabba. Bakit ka nagsasala? Kasi mahal mo si Allah. Bakit ka gumagawa ng pagsamba? Mahal mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito, yung mahabba. Kailangan magsama yung tatlong bagay na ito. Pangalawa, ar-raja. Umaasa ka na sa ginagawang pagsamba, ikaw ay gagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Yung pangatlo, al-khawf. Kailangan marunong ka matakot. Kapag hindi mo ginawa yung mga pagsamba, paparusahan ka ni Allah. Kapag iniwan mo yung mga obligasyon mo bilang isang Muslim, paparusahan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yung mga kasalanan na lihim o hayag, dapat iwan ng isang Muslim. Sapagkat tayo ay paparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun dapat mga kapatid. So ang gadit na lamang, wa sallallahu salamu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.